So hello guys, good morning and good evening Philippines. Kumusta na kayo? So our vlog for today is about paano i-prune yung chili pepper or akas sili sa atin. Bago natin gawin yun, bakit nga ba natin kailangang i-prune yung sili natin? Last year ko lang siya natutunan. Tapos nagkaroon ng maraming bunga yung sili ko, nagkaroon ng maraming sanga. So, mas maganda i-prune natin yung sili natin ng maaga or like ganito kalaki siya para maaga din siya magkaroon ng maraming branches. Yun yung reason kung bakit natin i-prune yung sili natin or chili pepper para magkaroon siya ng maraming sanga or aka branches. Pag marami na siyang branches, diba, syempre magkaroon din siya ng maraming bunga. Kasi pag isang branches lang, so ito kasing klaseng sili, ano to siya? Siling di maanghang, long sili siya, pero di siya maanghang. So, kailangan natin siyang i-prune. So, paano ba mag-prune? Yung pinakadulo, kailangan lang natin siyang putulin. Yung pinakadulo lang talaga siya, kailangan natin siyang putulin. Pag wala na siyang dulo, so no choice na siya, kundi sa katawan siya magkakaroon siya ng maraming branches. Doon sa katawan siya magpatuloy na lumalaki. Yung mga branches-branches na siya. Yung branches-branches na yung ano magpapatuloy na sa paglaki. Ito. Dito siya. Ito siya. Ganito ang pagputol. Nakikita nyo yan. Hindi siya makikita. Ito. Ito. Ito yung, ito. Ito siya. Ito. Dapat dito natin siya putulin. Yung ito yung pinakadulo na ito. Dito natin siya putulin, ganyan. Ayan, ganyan. Putulin natin yung pinakadulo. Ayan. Lahat ng ano ng sili ko or aka pepper, i-prune ko sila lahat ng ganito. Diyan natin ganyan. Ganyan lang ang pag-prune ng sili natin. At ito yung pinakadulo. Ito. 'Di ba? Ganyan ang pag-prune. Ayan. Yan ang pag-prune ng sili natin. Last year lang ako nag-prune ng sili ko at ang ganda ng tubo at saka ang dami-dami niyang ano, mga sanga-sanga. Ang dami bunga. So, lahat ng sili ko, ipuprune ko. Yan lang. So, ganyan lang ang pag-prune, guys. Yung pinakadulo lang ang gupitin ninyo. So, hindi na siya magpapatuloy na ano, tataas. Ang ano niya, sa katawan na siya magkaroon ng maraming sanga at saka yung katawan na magtuloy ng ano, pagtaas niya. Yan na yung sili ko. Ito yung pinakauna kong sili na tinanim ko February 15. Tapos ganito na siya kalaki. So, ano na siya, mag-isang buwan na siya, sobra. So, ganyan lang. So, after nito, siguro ipakita ko yung mga ano, yung resulta ng ano ko ng sili ko. Lahat ng sili ko ipuprune ko. So, ganyan lang guys. Ganyan lang mag-prune ng sili. Ito yung pinakadulo. Yan. Yan. So, diba? Subukan nyo. At saka ang ganda ng resulta ng sili at saka healthy. So, another tip, no? Kung magtanim kayo ng sa container, ang gamitin yung lupa, wag ground. Wag ground siya. Kasi, yung ground kasi mainit siya. Hindi siya pang container. Ang gamitin yung soil, yung pating mix, yung buhag-hag siya. Yung magaan lang. Magaan siya. Yun yung maganda pala sa container para maging ano maging healthy yung tanim niyo at saka magkaroon ng maraming bunga. Kaya yung ginamit ko lahat ngayon pating mix kahit medyo mahal, pricey at saka maganda naman yung resulta ng tanim natin. So guys, yun lang, comment down below para mabalikan ko kayo. Ganun lang yung pag-prune ng sili at saka or aka chili pepper. Sa tomato naman, iba naman ang pag-prune ng tomato. Yung mga sucker naman ang itatanggalin. So, sa sili or chili pepper, yung pinakadulo talaga ang putulin. Ganon din sa ampalaya, yung pinakadulo din ang putulin. Same lang din sa pag-prune ng sili yung ampalaya. Yung pinakadulo lang talaga ang putulin. Parang pare-pareho sila. And sa eggplant naman, same sila ng tomato. Pag-prune yung mga sucker lang ang i-prune. Tanggalin. Hindi ang dulo. So, ito yung ampalaya at saka yung sili. Same sila prone. So guys, comment down below para mabalikan ko kayo. Salamat and ingat tayo. God bless us all and bye-bye na.